The Midnight Hauntings. Magandang araw! Ako si Blue. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang gwardiya na nagbantay sa isang punerarya sa linggo ng Semana Santa, kung saan may mga nakahihilakbot na pangitain ang kanyang nakita. Pakitago na lamang po ako sa pangalan bilang Asyong. Matagal na akong gwardiya at samot-saring mga katatakutan na ang naranasan ko. Ngunit ang pinaka hindi ko malilimutan ay nang makapag-duty ako sa isang punerarya sa panahon ng Semana Santa. Saktong bagong lipat lang ako sa probinsya noon at ako ay tinalaga sa isang punerarya. Malaki ito at marami silang tauhan. Sakto lang din na Holy Week ako nakapasok, kaya iilan lang kaming natira doon. Mabait ang may-ari na si Aling Nena. Nagpakilala siya sa akin sa unang araw ko at nilibot niya ako sa punerarya. Pinakilala niya rin ako sa mga tauhan niya sa morgue, sa krematorium at sa funeral service nito. Ang tanging pinagtaka ko lamang ay nang sabihan niya ako na mag-ingat daw ako dahil Semana Santa na. Hindi ko alam kung bakit niya ako binalaan noon, ngunit sa unang gabi ko pa lamang ng Miyerkules Santo ay may kababalaghan agad na nangyari sa akin. Paniniwala nila kasi na dahil naghihirap si Kristo ay maraming masasamang espiritu at kaluluwa ang gumagala kapag mahal na araw. Sarado na ang opisina at sa ibang parte ng building ang mga nakaburol, kaya naglibot ako mag-isa sa punerarya. Tumaas ang balahibo ko nang makarinig ako ng umiiyak na bata sa isang kwarto. Inisip ko na lamang na baka may naligaw na bata, kaya pinuntahan ko ang pinanggagalingan ng pag-iyak. Pagpasok ko sa kwarto ay may batang umiiyak sa chapel. Nakatalikod ito sa akin. Ramdam ko sa una pa lamang na may hindi tama sa batang ito. Kaya dahan-dahan kong inabot ang aking kamay upang kalabitin siya. Kinilabutan ako nang siya ay lumingon. Walang mukha ang bata, ngunit umiiyak ito. Napatakbo na lang ako sa takot. Nang mapadaan ako sa opisina, nakita ko si Aling Nena at ipinaliwanag sa kanya ang aking nakita. Sinabi niya sa akin na huwag daw akong magbiro ng nakakatakot, at ipinaliwanag niya sa akin na may batang lalaki na namatay at dito nakaburol. Dinala niya ako sa kung saan ito nakaburol at kitang-kita ko na pareho ang damit ng bata sa litrato nito. Hindi ako nakatulog noong araw na yon at pakiramdam ko ay babangungutin ako sa aking nakita. May mga nakakatakot na akong naranasan dati sa aking mga naging trabaho, pero ngayon lang ako nakakita ng batang walang mukha. Pinagdasal ko na lamang ang kaluluwa nito at inasahan na ang Huwebes Santo ay maging matiwasay. Kinabukasan, gabi na naman ang aking ship, kaya nakipagkwentuhan muna ako sa tagalinis na si Mang Cardo. Bago lamang din daw siya dito at hindi pa kabisado ang lugar. Kaya naman, sinamahan ko muna siya dito sa kwarto ng nag-e-embalsamo dahil dun daw siya pinaglilinis. Matanda na si Mang Cardo,
Ngunit mukha pa din itong matikas. Dati na daw siyang janitor sa isang paaralan, ngunit dahil siya ay 65 na, hindi na daw siya pinagtrabaho. Tanging itong punerarya na lamang daw ang pumayag na siya ay magtrabaho. Kaya malaki ang pasasalamat nito kay Aling Nena. Pagdating namin sa nag-e-embalsamo, nakita namin ang isang katawan ng lalaki. At ayon sa embalsamador, nahulog daw ang lalaking ito sa building at bali-bali ang buto. Kaya naman namangha kami dahil nagawa niyang ayusin ang hugis nito para maging tuwid tignan. Naisipan kong mag-ikot-ikot ulit sa punerarya at natuwa ako dahil sinamahan ako ni Mang Cardo. Napadaan kami sa kwarto kung saan ko nakita ang bata at naisipan kong silipin din namin ito. May burol sa hilera ng palapag na iyon kaya hindi ako nakaramdam ng takot. Hindi ko inaasahan ang nakakagulat na imahe na makikita namin. Isang lalaki ang balubaluktot ang katawan ang nakatingin sa amin at kumagapang papalapit habang humihingi ng tulong. Namukhaan ko ang lalaki dahil ito ang lalaking nakita naming ine-embalsamo kanina. Sa sobrang takot namin, napatakbo kami pero bigla na lamang tumumba si Mang Cardo. Tila ba inaatake siya sa puso kaya sumigaw ako at humingi ng tulong. Sakto namang narinig ako ng mga tao sa lamay at tinulungan akong buhayin at dalhin si Mang Cardo sa ospital. Pero sa kasamaang palad, idineklarang dead on arrival si Mang Cardo dahil sa heart attack. Kinabukasan, Biyernes Santo, sinagot ni Aling Nene ang lamay ni Mang Cardo. Nagluksa kami mga taga-punerarya dahil mabait si Mang Cardo sa amin sa saglit na pagkakakilala namin sa kanya. Inayos muna namin ang kanyang paglalamayan nang mapansin kong doon sa kwartong puno ng kababalaghan siya, ibuburol. Bago maayos ang burol at bago papasukin ang mga kamag-anak, nagbantay muna ako sa kabaong ni Mang Cardo. Kumuha muna ang aking mga kasama ng mga bulaklak kaya naiwan akong mag-isa sa kwarto. Nakaramdam ako ng kilabot sa buong katawan ko pagtingin ko sa kabaong. Umupo ang bangkay ni Mang Cardo sa kabaong at tumitig sa akin. Humihingi ito ng tulong at sa sobrang takot ko, hindi ko namalayan na hinimatay ako. Nang magising ako, dumating na ang mga kasamahan kong kumuha ng mga bulaklak. Tinanong nila ako kung anong nangyari at pagtingin ko sa kabaong, nakahiga na ulit si Mang Cardo. Na tila ba walang nangyari? Naisipan kong mag-resign mismo noong araw na iyon. Pero kinausap muna ako ni Aling Nena bago ako umalis. Ipinaliwanag niya sa akin na dati daw kumbento ng mga pari ang building ng punerarya bago niya ito nabili. At ang kwarto kung saan maraming kababalaghan ay dati raw kwarto kung saan dinadala ang mga sinasapian. Kaya naman lapitin ito sa mga kaluluwa. Ngayon, matagal na akong hindi nagtatrabaho sa punerariyang iyon. Ngunit minsan, kapag napapadaan ako sa punerarya, pakiramdam ko ay may mga matang nakasunod ng tingin sa akin.